Eh, hindi naman pala totoo, ba't ka takot? Question dyan ito. Oh, kung bakit kailangan daw bayaran. Si Kong Lagman, siya na nga nagsabi, super majority ang behind dyan. Magtatanong pa siya kung sinong nasa likod niya. Hello? Rhetorical question na lang po yan. Dahil kayo na rin po nagsabi na mga kongresista galing sa super majority coalition ang nasa likod niyan. Sariling kasama niyo sa Kamara nagsabi dyan. At sariling Bicolano pa. Ang nakakatawa rito, yung anak ngayon ni Congressman Lagman, ang tumatay yung gubernador. Ewan ko ba, nakaupo, no? Nakaupong gubernador, no? Nakaupong gubernador. Itigil, itigil. Kung gusto maghangad ng mas mataas na posisyon, gawin niyo po yan sa pamamagitan ng sarili niyong merito. Hindi dyan sa pamamagitan ng paninira sa iba. Before we start though, it turns out a good amount of you watching right now aren't even subscribed to the channel, so if you enjoy the content, consider hitting the subscribe button, as not only does it help out a ton, but it also very much appreciated. Siyempre po, no, ang paninindigan naman talaga ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, dati niya sinasabi niya, mas gugustuhin muna niyang mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan sa mga di umanong krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Lahat po ng merong reklamo kay Presidente Duterte, ayan na po, sinimulan na ni Franz Castro, dito po kayo magsampa sa Pilipinas dahil wala na pong immunity ang isang dating presidente. Dito po kayo magsampa ng kaso na gusto ninyo. Meron din po tayong batas na nagpaparusa sa Crimes Against Humanity. Yan po isinulong natin sa IHL Committee ng PNRC. At naging batas po yan. At yan po magiging pasihan para litisin si Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron pong ebidensya, pero dito po sa Pilipinas. Kaya nga po hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pa pumunta sa ICC kung hindi dahil gusto lang po nilang pahiyain ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Attorney, ano bang malinaw? Kumpirmado na bang nandito ang ICC, bali turista lamang sila? O kung pumasok naman sila dito sa Pilipinas, dapat bang isa publiko ito ipaalam sa taong bayan? Well, una-una, Trillanes, anong binabanggit? Tapos na ang investigasyon. O number two, Maynard Guevara, anong binabanggit? Pwede sila mag-imbestiga, pero hindi kami makipagtulungan. Ano ibig sabihin yan? Wala pa ba dito? Pangatlo, meron din akong mga espiya na nagsasabi na mga puti e labas-pasok sa mga opisina ng ilang mga tumatayong abogado ng mga biktima. E anong ginagawa ng mga puting yun? Nagkukonsulta para sa annulment? Hindi po. Ang pinag-uusapan po nila ay yung mga apidabit sa mga nagre-reklamo labang kay Presidente Duterte. Pinabulaanan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang sinasabing nasa likod ng umunoy destabilization plot laban sa Marcos administration na tinawag nga niya na isang uri ng kabaliwan ang pinapalutang na destabilization dahil walang matinong pulis na gagawa ng destabilization. Wala niyang dahilan para palitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil maayos naman ang pangangasiwa nito sa gobyerno. I-quote ko lang ang kanyang sinabi sa kamakailan lang niya na media briefing kasama ang mga Davao media. Sino naman ang mga GG na pulis o militar ang makikipag-meeting sa akin to disturb? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Sabi yan ng ating dating Pangulo. Una nang itinanggi rin ng PNP at ng AFP na may destabilization plot. Well, una-una, si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kasi nagsimula nito eh. Siya nagsabi na may mga destab ongoing na binawi naman ni Secretary Anyo ng National Security Council. No? Yan ang problema kapag ang Chief of Staff ay dating tagapagsalita ng AFP, hindi na niya na nakikita kung ano yung pagkakaiba ng papel ng tagapagsalita sa ikaw na ngayon ng Chief of Staff. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dahil whether or not totoo, eh magkakaroon ng bahid ng katotohanan yan dahil nanggagaling sa pinakamataas na opisyalis ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Well, nagagalak naman po ako nagsalita na ang presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, dahil yan naman po aking paninindigan. Bakit po magdidistab ang ama na nakaupong Vice President? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabaling wala
na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si BP Sara. Gagawin ba ng isang ama yon sa kanyang anak? Hindi! Pangalawa, naku, pwede ba? Kaabugadong tao naman ni Presidente Duterte, piskal pa nga yan. Siya yung naglilitis sa mga lumalabag sa batas natin sa Pilipinas. Bakit naman siya ang lalabag pa sa batas ng kudita? Na ngayon po talaga ay ginawa ng special offense nung panahon ni dating Senate President Jovie Zaloga na considered as capital offense. At pangatlo, yan nga po eh, kilala ko kasi yung amo ko eh. He is done. Kahit anong narinig niyong mga chismis, mga marites, natatakbo pa siya, kilala ko po yan. Tapos na po siya. Pagod na siya sa paglilingkod dahil napakatagal na po niya naglingkod mula pa nung panahon na siya ay naging piskal, naging mayor, vice mayor, congressman at naging presidente ng Pilipinas. Hinahayaan na po niya ang mga anak niya kung gusto pa nila, no? Pero binanggit nga niya sa kanyang press conference, yung kanyang bunso, si Baste, ayaw talaga sa politika. Hindi niya mabasa kung anong plano ni congressman, no? Pulong. Pero ang sigurado siya ay nararian pa rin si VP Sara, pero it's not for him na maghimasok sa karera ni VP Sara. Kinakailangan siya nang umukit ng kanyang tadhana bilang isang politiko. No? Siyempre, nandiyan ang ama na magbibigay ng advice, magbibigay ng encouragement, pero tama naman po ang sinabi ni dating Presidente Duterte, siya na ang uukit ng kanyang tadhana bilang Vice Presidente at kung ano pa ang haharapin niya sa mga darating na panahon. Mm-hmm. Attorney, sinabi rin ni ng dating Pangulo na may insecurity lang ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Ay, naniniwala din po ako dyan. Insecurity, mga sip-sip, nagpapalaki ng papel. Ayan, tuloy, nagkakagulong bayan. Yan naman po pinagsimulan yan eh. Bakit ba nila tinanggal si PGMA bilang senior deputy? Dahil tinichismis nila na ako mag-i-impeach yan kay Presidente PBBM. Wala naman katotohanan. Ba't mo i-impeach yung mga panahon na yon? Sabi ni Presidente Marcos, si PGMA ang kanyang secret weapon kasama sa lahat ng biyahe. O matapos lang yung natanggal siya, tumigil na sumama sa biyahe. Siyempre, alam nga namang nasaktan yung tao eh, sumama pa rin. At tingin ko naman, hindi na rin siya naimbita ng Presidente. So yan yung talagang hindi lang insecure. Gahamad sa kapangyarihan na nagpapalaki ng papel, sumisip-sip sa presidente, sa pamamagitan ng pagtatanim ng kasinungalingan sa utak ng ating presidente. O ayan na po ha, PBBM, nagsalita na po si dating Pangulong Duterte. Siguro naman po, sa edad ni Presidente Duterte, eh, hindi naman para magsinungaling pa siya. Mayroon nasa, alam mo ba, may mga sinasabi sila sa mga edad ni dating Presidente Duterte, mga nasa ano na yan, pre-departure lounge. At hindi na po yan magsisinungaling sa mga bagay-bagay gaya nito. Lalong-lalo na kung makaka-apekto to sa kanyang anak. Alam mo, ang baling naman talaga, hindi kay dating Presidente Duterte. Lahat ng nangyayari ngayon kay BP Sara, ay baling dahil sa galit nila kay dating Presidente Duterte. Inakusa nila nung mga nagsisip-sip kay Presidente na nagdi-disturb daw si FPRRD. O, bakit? Eh, yun nga, kasi gusto nilang lumaki yung papel nila kay Presidente. O, di ba? O, eh, paano mo babalikan yun? Paano mo babalikan yun? Eh, wala na, nananahimik na, retirado, nakabasto na sa Dabao. Eh, ang bawian mo yung anak na nakaupo. Yung anak na nagbigay sa kanya para siya ngayon maging presidente. Yung anak na kinampanya siya para siya maging presidente. Siya ngayon ang binabalingan. Tama ba yon? Di ba mali? All because ang daming nagpapalaki ng papel kay presidente. Itigil! Kung gusto maghangad ng mas mataas na posisyon, gawin niyo po yan sa pamamagitan ng sarili niyong merito. Hindi dyan sa pamamagitan ng paninira sa iba. Attorney, kaugnay pa rin dito sa umunay destabilization plot. Nais kasi ng Philippine National Police na ipadelete yung mga videos yan sa mga social media like YouTube at Facebook. Pero itong Center for Media Freedom and Responsibility, abay, naalarma dahil nga dito sa warning ng PNP at sinasabing ang PNP daw is acting as an arbiter of free expression with their threat. Ano bang masasabi? Alam mo, tama ang sinabi ni Melinda de Jesus. Pero Melinda, bakit ngayon ka lang nagsimula? Nagsimulita? Bakit ni isang sentence, wala kang sinabi tungkol sa pagpapasara sa SMNI? Pwede ba yan? Nagpuprotekta ka ng malayang pamamahayag, pero kapag SMNI, ayaw mong protektahan ang kanilang karapatan?
mawawala ang kredibilidad ng CMFR at ako pa naman ay naging kabahagi ninyo. Eh bakit SMNI ni wala kang official statement tapos ngayon magsasalita ka? Paano paniniwalaan ka? Eh nung binabanata ng SMNI, tahimik na tahimik ka. Parang gusto-gusto mo mangyari yun. Tama po na yung mga ganyang warning ay labag sa ating karapatan ng malayang pananalita dahil sabi nga ng Korte Suprema sa kaso ni Chavez versus Gonzales na yung mga pananakot na magkakaroon ng epekto ng chilling effect, yan po ay pinagbabawal din dahil napaka-importante ng malayang pananalita sa debate sa mga issues na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So, yan pong pananakot at yan po yung gusto, yung kagustuhan nilang matanggal yan, yan po ilabag sa kalayaan ng malayang pananalita. Bakit? Ang solusyon dyan, edi sabihin mo kung anong totoo. Eh, hindi naman pala totoo, ba't katakot? Bakit gusto mo patanggalin? Lalo mong gustong patanggalin yan, lalong nag-iisip ang tao, baka may katotohanan, dahil kung hindi naman totoo yan, hindi mo papansinin yan. Pero Melinda, Quinto, at Jesus, shame on you. Wala kang sinabi kahit ano tungkol sa pagsarado ng SMNI. Sana mapansin niya ng mga panders mo, ng OSI, ng Article 19, ng kung sino-sino pang mga Amerikanong mga organisasyon na ang tunay na naninindigan sa karapatan ng malayang pamamahayag at pananalita, lahat poproteksyonan, hindi lamang yung mga gusto niyang protektahan. Nasira kayo dyan sa MFR sa hindi kayo nagsalita. Mahiya kayo sa sarili ninyo, doble kara kayo. Diba? Hindi dapat double standards na kapag palibasa, hindi dilawan, hindi pinklawan, at sinupil ang karapatan, hindi kayo magsasalita. Kalokohan! Attorney, noong Sabado ay naglabas ng press statement itong si First District Albay Representative at Liberal Party President Edsel Agman. At may mga kongresista mula sa supermajority ay niya ay ang nagsisimula na ng kampanya para nga sa pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Nitong ikalima ng Enero, anya ay pinulong ang mga alkalde, naglabas din sila ng mga larawan attorney sa Albay para ipaunawa ang kanilang kampanya at nagbigay din sila ng pondo para dito kung saan 100 piso ang alok sa bawat pipirma. Nakasaad sa pinakakalat na papel na sumasang-ayon ang mga lalagda na amyendahan ng ilang provision sa 1987 Constitution. Ito pinapakita natin na sample, yung form. Dapat i-zero inyo ang tanong lang nila. Oo. Ang gusto nilang amyendahan, eh kapag Kongreso nag-propose ang amendment, mm-hmm. dapat voting jointly. Oo. Para manalo ang Kongreso at oo. Mawala ng boses ang Senado. Dagdag pa nga ni Lagman, Congressman Lagman, attorney, nakababahala ang hakbang na ito at dapat malaman kung sino ang nag-organisa. Anong amyenda ang gustong isulong at saan nagmula ang pondo? Kino-question nito. Oh, kung bakit kailangan daw bayaran ng People's Initiative. Si Kong Lagman, siya na nga nagsabi, supermajority behind dyan, magtatanong pa siya kung sinong nasa likod niya. Hello? Rhetorical question na lang po yan. Dahil kayo na rin po nagsabi na mga kongresista galing sa supermajority coalition ang nasa likod niyan. O ayan ha, baka sabihin nyo na naman, fake news ang SMNI. Hindi po si Harry Roque, hindi po Son ng Bayan na nagsabi, yan ay congressional initiative. Isang taga-kongreso mismo, si Congressman Lagman na nagsabi niyan. Mga taga-supermajority, super anong tawag niya? Supermajority coalition ang nasa likod niyan. Bagamat may rhetorical question niya, sinong nasa likod dito? Eh di supermajority, hello? Diba? At ayan na nga, ayaw, pinapakita mo. Kaibigan ko ito. Si dating congressman na hopeful maging mayor ng Legazpi, 'di ba? Eh yan po ay ako Bicol. Oo. Oh. Yan po 'yung kasama ni Zaldico na chairman ng Committee of Appropriations, na pinakamalapit, malapit na lieutenant ni House Speaker Martin Romualdez. Okay lang pa ba magtanong? Yung expose naman ni Lagman, sinabi na rin niya kung sino nasa likod noon. At sinabi naman niya mga kongresista galing sa supermajority. Assuming attorney, na totoo nga itong totoo na yan, sinabi na ng kongresista anong yan batas, eh. Anong batas ba ang violate nito? Well, unang-una, no? Binviolate nila yung saligang batas. Kasi hindi nanggagaling sa hanay ng mamamayan yung gusto nilang pagbabago sa saligang batas. Nanggagaling po yan sa hanay ng politiko. Pangalawa, wala pong pondo na nakalaan para dyan sa People's Initiative na pinamumunuan at pasimuno ng mga kongresista. So ang gagamitin po nila, confidential and extraordinary
expenses fund. Yan po gagamitin nila. Kasi after all, alam naman natin kung paano patakaran sa liquidation dyan sa Kongreso. Mere certification. Mm. Sasabihin naman nila, eh talaga naman di kami nagsisinungaling eh. It was intended for a public purpose, pero mali pa rin. Mm. Kasi nga, congressional initiative instead of people's initiative. Mm-hmm. Pero ulit ko po, huwag niyong pagbibitang ng SMNI na naman na nagsabi niyan. Sariling kasama niyo sa Kamara nagsabi diyan. At sariling Bicolano pa. Mm. Ang nakakatawa rito, yung anak ngayon ni Congressman Lagman, ang tumatay yung gubernador. Ewan ko ba, nakaupo, no? Nakaupong gobernador, no? Nakaupong gobernador. Kaya alam niya. Ayan, no? Mga nakangiti pa yung mga mayor. Kilala ko dyan, karamihan dyan. Oo, dahil alam mo naman, yung nasirang congressman Rodel Batocabe, nakasama rin ni Zaldico, eh, naging law partner ko at best friend ng law school. Alam mo naman, si Zaldico po, naka-shorts pa yan, kilala ko na. Dahil yung kanyang ama, ang kauna-unahang naging kliyente ko bilang isang abogado. Siya, client number 001. Kaya lang, nakalimutan na ata ni Zaldico yan dahil parang di na niya ako kakilala. Mabuti na lang yung mami niya, naalala pa ako. Attorney, basahin ko lang yung naging laman nitong pinapa-fill upan dito. We are aware that the petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 1 ayun na nga po yun, yung of the 1987 na Constitution. Basahin ko lang yung gusto nilang baguhin. Sa Section 1 ng 1987 Constitution, Article 17, any amendments to or revision of this Constitution may be proposed by, gusto nilang baguhin, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members voting jointly. Gusto nila voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Kasi nga, may nagnanais na maging Prime Minister dahil hindi manalo bilang Presidente. Matapos sirain ng sirain yung frontrunner, 0.04 lang siya sa survey. So ngayon, gusto niya maging Chief Executive. The only way that will happen kung walang electoral mandate ay sa pagiging Prime Minister. At hindi po mangyayari yan kung voting separately dahil ang Senado hindi papayag na buwagin ang kanilang mga sarili. Natural. Attorney, kung ito ay, ito nga yung sinasabi dito sa form, hindi ba ito parang, kasi di ba meron silang tinatawag na inter-parliamentary courtesy? Ay, wala na po yan. Walang yaan na yan. ito bang ginagawang... Walang yaan na yan, walang courtesy yan. Yun nga, attorney. Ito bang ginagawa ngayon ng Kongreso? Hindi kasi sila bumoto. Hindi buwagin sa pamamagitan ng pirma at gastusan pa ng kaba ng bayan yan. O, di ba? Oo, kumbaga directly na parang pitik dito sa... Hindi nga pitik, sampal yan sa kanila. Sampal na sa Senado. Napakalakas sa sampal yan. No? Hindi lang yan sampal, may tadyak pa at meron pang sipa yan sa Senado. Mga senador, nakakabingi ang inyong katahimikan. Siguro naman kasi alam ng senador, hindi papayag ang taong bayan. Mm-mm. Kasi gusto nilang maging senador si Robin Padilla. Diba? Number one. Oh. Paro naman yan. Kung wala lang senador, edi wala lang Robin Padilla na number one senator. So, hindi mo naman malalaman kung sino yung number one member of parliament, no? Dahil iba-ibang mga boto niya sa mga distrito, no? Wala lang number one. Ito yung dahilan talaga kung bakit ayaw nyo nilang ilatag sa Kongreso. Dahil nga. Sa aking bolang kristal, ang sinasabi, okay, ayaw nilang voting separately dahil hindi papayag ang Senado. Ay, tama kaya yung sinabi ko sa crystal ball? Tama kaya yun na kahit anong mangyari, hindi papayag ang... Yan ang sabi ng crystal ball. Kahit anong mangyari, hindi papayag ang Senado na buwagin sila. Kaya ang gagawin nila, baguhin ang saligang batas. Voting jointly para talo ang 24 senador, mananalo ang 380 na Kongreso. Kumbaga, parang diba? Mayroon kasing nagsasabi dito na netizen na kung ano yung hadlang sa kanilang layunin, yun yung agad na sinasantabi. Pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay nga sa ating network, itong SMNI, at maging ang kanyang programa. Basahin ko lang yung kanyang sinabi, nadali yung aking gikan sa masa para sa masa, isali ko na lang yung akin because importante sa akin yon. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganoon. As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely, maybe commented on the directions
that the government is proceeding. Pero sinagot din ito ng Presidential Communications Office, sabi ni Secretary Chiloy Garafil, President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting. Ano masasabi? Alam mo, nagagalak na ako na nakipagkumbaba na ang dating presidente. Kung tutusin, mas matanda si PRRD. Dapat yung mas bata ang nagkakaroon ng initiative. Pero matanda siya, mas nauna naging presidente, siya na nagpakumbaba na gusto niyang kausapin tungkol sa SMNI itong ating presidente. At dapat naman kausapin. Bakit? Ang NTC po, nasa ilalim ng Office of the President dahil executive branch of government yan. Yes, nasa ilalim po yan ng DOTR, attached agency ng DOTR, pero ang transportation ay sa ilalim pa rin ng presidente as chief executive ng executive branch of government. So lahat ng gawain ng NTC, gawain ng ekutibo. So ayan po, nagpakumbaba na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Eh siguro naman, eh sapat na yon para kayo makapag-usap. Na maklaro la, maklaro na po once and for all, hindi lang yung issue ng SMNI, kundi yung issue rin ng ICC. Dahil PBBM, sabihin ko sa inyo, pag kayo'y hindi gumalaw para pigilin ang ICC sa pag-iimbestiga sa Pilipinas, magagalit ang taong bayan dahil dadating po sa punto yan na mag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Presidente Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pag nangyari po, social volcano po yan. Like we have not seen before. At nagbanta na po niyan yung sarili niyong kapatid na ayaw niyo naman pakinggan. O kung ayaw niyo pakinggan, ako na po magsasabi niyan. That is a social volcano will waiting to erupt. So, sana po, kunin na natin itong pagkakataon na mag-usap ng mabuti, ng malinaw-linaw. Huwag na po kayo makinig sa mga Miron, sa mga Marites. Ayan na po, it came from the horse's mouth. Wala po siyang kinalaman sa distab. Sa tandang niyang yan, at sa katotohanan na wala na siya sa puder, sino pa makikinig sa kanya? Alam ko po ang feeling niya na minsan di kayo nasa puder at ngayon wala na sa puder. Wala na po talaga makikinig sa iyo pag wala ka na sa puder. Lalo na ikay nakabaston na. O yan ba ho ang tao na po pwede mag-distam? Let's be realistic. At sana po, pag kayo nakapag-usap, eh, pag-usapan nyo na rin tungkol dito sa charter change. Alam nyo ba ho, Mr. President, kung anong ginagawa ng inyong mga kalyado sa Kamara? Bakit ko sinasabi galing sa Kamara yan? Eh, yung gusto nilang baguhin sa ating saligang batas ay yung provision kung paano ang Kongreso magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas sa taong bayan. Sa ngayon po, kapag ang piniling na pamamaraan ay Constituent Assembly, kung saan ang Kongreso mismo magbibigay ng mga proposed amendment, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang Senado. Bakit? Eh siyempre, kung voting jointly yan, talo ang Senado. 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. So, aminin man o hindi, bagamat ang nakikita natin mga larawan na kumakalat sa social media, ay itong si dating Congressman Garbin na kabahagi ng Ako Bicol na pinamumunuan ni Hainako Zaldico na chairman ng Committee of Appropriation, napakalapit kay Speaker Romualdez. Hindi ka naman po pwede maging committee chairman ng appropriation na pinakamalaking pondo ang hawak kung hindi ka malapit sa speaker. Siyempre, at dahil ang magbebenepisyo dito sa proposed amendment na ito ay ang Kamara, dahil masusunod na ang gusto ng Kamara kung paano baguhin ang ating saligang batas at isa na dyan po yan ay para buwagin nga ang Senado at gawing parliament ang Kongreso para sa ganun ang speaker ang magiging prime minister. O di ba obvious naman yan na ito'y nanggaling sa hanay ng Kongreso? Aminin man o hindi, sino magbebenepisyo? Kongreso. Dahil yung kanilang nais na gawing parliamentarian, eh yan na nga po yung sinabi ni Senator Amy Marcos na merong gustong mag-prime minister dahil hindi manalo sa pagiging presidente. Alam mo, binababoy nila eh yung konsepto ng People's Initiative. Alam mo, yung bagong yung provision na yan ng People's Initiative kung saan ang taong bayan mismo ay pwede mag-propose ng pagbabago sa saligang batas at ng batas sa pamamagitan ng 12% per district na pirma ng taong bayan, yan po ay dahil gusto nating i-institutionalize ang people power. Yung kapangyarihan ng taong bayan na magdesisyon sa kanilang tadhana.
Eh, yan po'y kinopya naman natin. Lalong-lalo na doon sa Switzerland. Na talaga ang Switzerland, aba kapag sinabi ng tao, pati proyekto ng gobyerno, may isang tulay doon na nakabinbin, hindi natapos, dahil sabi ng taong bayan, ayaw naman ituloy. Sinusunod ng gobyerno. Eh, dapat ganyan naman talaga sa demokrasya. Abay, binababoy pati yung konsepto ng People's Initiative. Hoy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan, hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng salagyang batas. Kung gusto mo maging presidente, eh gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng salagyang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Oh, di ba? Eh, bakit? Didenay nyo pa ba yan? O ayun, kaya ngayon ang tanong, hindi po yung People's Initiative. That's a congressional, a speaker's initiative. Pangalawa, ay saan galing ang pondo dyan? Napakamahal niyan. Kukuha ka ng 12% na boto kada distrito. There's 65 million voters. 6.5 plus kalahati ng 6.5. Ah, ayun 3. Na naman tayo. 3.25. So magkano yun? Magkano yun? 6.5 at saka 3.5, more or less, 10 million pirma ang kinakailangan. Saan mo kukunin ang pondo para lang mag-organize, kumuha ng pirma dyan? O ano ngayon ang nasa social media? Una-una, nagbabayad daw 100 pesos. 100 pesos times 10 million. Magkano ang gagastusin nyo yan? Dagdagan mo lang ng dalawang zero yung 10 million. O, magkano na yun? Tama ba? 100? 1 billion. 1 billion, tama. 1 billion! Sa kukunin 1 billion! Busisiin natin ngayon ang budget ng Kabara. Tignan natin yung kanilang extraordinary expenses. O, diba? Yan yung mga kahit anong kadahilanan, pwede nilang paggastusan. Diba? Sabi nila, wala silang confidential and extraordinary expenses na meron naman. O, dyan ba itcha-charge yung gastos dyan? 1 billion? O, pero ang punto doon, ba't nyo bababuyin? Eh, hindi naman ang gagaling sa hanay ng mga mamamayan yan. Number two, bakit kayo bumibili para sa pirma? Miski yung mga dating pirma sa panahon ni FDR, sa panahon ni GMA, walang napapabalita na nagbo-vote buying. Ito, signature buying. At kung hindi naman signature buying na 100 pesos, ang nasa social media ngayon at pinatutuhanan ng mga mayor na kakilala ko, abay pinapipirma, akala ng mga porbing pumipirma, ayuda, yung pala charter change na. Bakit linilin lang din ang taong bayan? Ganyan na ba kayong kadesperado? Lahat po yan, ha? Nakuha ko as feedback galing po sa mga lokal na opisyalis. Eh ako naman po yung naging kongresista, naging presidential spokesperson, so marami rin akong kakilala ng mga mayor dyan, no? Sila nga yung padala sa akin, no? Form. Eh nagsasawa na nga ako, dami na sa akin nagpapadala mga mayor. Ang akin sinasabi, manindigan po tayo dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay mag-initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan na binababoy ang ating konsepto ng People's Initiative. Mm-hmm. Alam mo naman, no? Amo ko itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, pero I will beg to disagree. Kasi nga po, yung mere na pagpasok sa bansa natin ng mga ICC investigator ay labag nga sa ating soberenya. Dahil hindi na nga po tayo ngayon miyembro ng ICC at bumitiw na tayo at nag-epektibo yung ating pagbibitiw noong 2019, effective 2019, wala na pong dapat kooperasyon na ipakita ang Pilipinas at kahit sino man sa ICC. In fact, yung pagpasok ng mga investigador dito para mag-imbestiga, hindi naman sila para mag-sunbathing lang sa Boracay o di naman kaya sa Bohol, no? Kundi para mag-imbestiga, ay labag sa ating batas. Bakit? Dahil nakasaad sa ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nakasalalay lamang sa Korte Suprema, di pa pang mga batas na binuo sa pamamagitan ng mga batas na isinibatas ng ating Kongreso. Pati po yung preliminary investigation, yung pag-iimbestiga para madesisyonan kung dapat nga sampahan ng isang tao, yan po ay nasa jurisdiction din ng ating hudikatura. Bagamat, sangayon po doon sa Rules of Court, ito po ay susunod doon sa proseso na nakatakda ng National Prosecution Service, no? Na ehekutibo. So, yung mere pagpasok po, labag na po yan. Unless sila magbabakasyon lamang. Dahil kung sila mag-iimbestiga, abay tangi mga Pilipino lang po ang dapat mag-imbestiga ng kahit anong krimen nangyari dito sa Pilipinas, ngayong hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. Ang dapat sisihin dyan, ang ICC mismo. Kasi natulog sa pansitan. Abay, 2018 pa tayo, bumitiw.
isang taon para maging epektibo. May isang taon sila para simulan yung proseso ng preliminary investigation. Pero 2021 na nang humingi sila ng permiso para magsimula ng preliminary investigation, matagal nang nakalipas matapos na naging epektibo yung ating pagbibitiw sa ICC. Alam nyo, ang ICC, yan po ay voluntaryong tratado. Hindi po yan sapilitan. Hindi po pwedeng pilitin ang mga bansa na manatiling miyembro kung ayaw na nila. Ang tanging condition lang dyan ay yung obligasyon na makipag-cooperate kung magsisimula ng preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos isumite ang instrument of withdrawal. Pero dahil nabigo nga po yan, no? yan, yung prosecutor na yan, na magsimula ng kanyang preliminary investigation bago dumating ang 2019, eh wala na po na naiwan na siya ng huling biyahe ng release, kumbaga. Kaya po, I humbly beg to disagree with my former boss. Hindi po totoo na walang kinalaman ng ating presidente sa pagpasok ng mga investigador. Bilang presidente ng bansa, meron siyang sinumpaang katungkulan na protektahan ang saligang batas at lahat ng mga batas ng ating bayan. At kasama na po yan, yung karapatan ng isang soberenya at malayang independyenteng estado na tanging sila po ang maglitis pag mayroong mga krimen na nangyari dito sa ating teritoryo. Alam nyo po, napakaseloso ng soberenya at ng jurisdiction. Hindi po yan pumapayag na merong kahati. Ang exception na lang dyan, kung pumayag nga tayo sa pamamagitan ng tratado, pumayag tayo pero hanggang 2019 lamang. Beyond 2019 ay hindi na po pupwede. So with all due respect, my boss, FPRRD, tingin ko po, sagot pa rin ni Presidente PBBM kung naririn na nga po ang mga taga-ICC na nag-iimbestiga. At sa tingin ko naman po, imposible na sila yung nag-iimbestiga na walang basbas din or acquiescence. Alam niyo ba yung acquiescence? Hindi nga pinayagan, hindi naman tinutulan. Kasi hindi ko rin maisip kung magsisinungaling yung mga puti pagpasok ng Pilipinas, anong gagawin mo rito? Magsuswimming sa Boracay. Sigurado po ako dyan, sinabi nila, kami po yung taga-ICC. Pinapasok, no? Basta, ang kanilang dahilan, pwede kayo pumasok, hindi namin kayo tutulungan. Mali po yun. Dahil pati yung pagpasok nila para mag-imbestiga ay paglabag na sa ating soberenya. Well, unang-unahan, sinabi po niya, walang legal obligation. Eh, ang tinatanong natin is, naririto ba sila para mag-imbestiga? Yan yung sinasabi ko na po pwedeng acquiescence, po pwedeng nagmimiron, miski alam nilang hindi dapat nangyayari. So yan po ata ang nangyayari ngayon. Okay, hindi namin kayo tutulungan, pero hindi rin namin kayo pipigilan. Pero ang dapat natin gawin bilang isang malayang soberenyang bansa ay pigilan sila at sabihin, tanging mga piskal Pilipino lamang, tanging pulis Pilipino lamang, at tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang po pwede magditis ng mga krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Ang kanilang mantra, yung linya nila na hindi kami makipagtulungan, edi mag-imbestigaya kung gusto ninyo, mali po yan. Yan ay pagtaksil sa soberenya ng ating bansa. Kasi nga po, kapag sinabing exclusive, hindi po pwede kahit sino man ang maghimasok at mag-imbestiga ng mga krimen na nangyayari dito sa Pilipinas. Ngayong hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. Nagkaroon po pagkakataon ng ICC prosecutor na simulan yung formal na preliminary investigation, isang taon matapos tayo umalis ng ICC, hindi nila ginawa. Sisihin nila ang sarili nila. Pero para sabihin ng gobyerno ngayon na hugas kami, kamay kami dyan dahil hindi naman kami nakipagtulungan, mali po yan. Dahil kinakailangan itaguyod ang ating saligang batas at nasa saligang batas natin na tayo ay soberenyang bansa, independyente, at dahil po dyan, walang kahit sino na pwedeng maghimasok sa ating sistema ng katarungan. Yan po ay dereliction of duty. Kapag sila po ay pumapayag na nag-iimbestiga rito, ang mga dayuhan, bagamat hindi po hindi nagbibigay ng kooperasyon. Pero dereliction of duty po rin po yan, pagtaksil sa sinumpaang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas. Kahit yung pag-coordinate attorney, I mean, direkta silang kakausapin nila, yung mga sinasabing biktima nga nitong war on drugs, ay po pwedeng gawin yon ng ICC o labag yon sa batas? Labag po, dahil pumasok sila dito sa Pilipinas para mag-imbestiga. Sa ating immigration laws, po pwede ka lang pumasok dito kung ikaw ay turista, o kung ikaw ay on official mission, or ikaw ay magdinegosyo. Kapag pumasok dito ang prosecutor, hindi po yan bilang turista. Hindi po yan para lumangoy o magdiving. Yan po ay para makipag-usap sa di umano'y mga biktima. Pangalawa, yan by official mission? Eh hindi nga nila dineklara yan eh. Sigurado po ako hindi nila dineklara yan unless tinatago sa atin na talagang pumayag na ang Pilipinas at ayaw aminin kasi po pwede rin naman yun.
At pangatlo, eh sigurado naman po ako no na na hindi mga opisyal yang ginangyayari yan, so dapat hindi sila naririto. Pero dapat siguraduhin ng ating gobyerno no, dahil sila pa rin ang tagapagtaguyod ng ating saligang batas, tagaprotekta ng ating saligang batas, na kahit anong imbestigasyon, kahit pagpasok para magkaroon ng imbestigasyon, ay dapat ipagbawal. Kaya nga ako'y nagtataka eh. Di ba ang mga lingwahe nila dati, lalong-lalo na ni Justice Secretary Remulla, ipapa-aresto niya mga investigators dahil nga sa dereliction of duty. Eh bakit ngayon, nagbago ngayon ang sinasabi ni Soldier? Di ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang dapat na magsalita nga. Ngayon ang sinasabi, mag-imbestiga sila, hindi kami makipagtulungan. Mali po yun. Kaya nga po tama yung naunang sinabi ni Justice Secretary Remulla na yan po ay dereliction of duty at po pwedeng arestuhin ang mga dayuhang mga investigador kung sila po ay pupunta rito para mag-imbestiga. O nga pala, no? Ano na bang balita ng ating reporter sa DOJ? Matagal ko nang nami-miss itong si matali kong kaibigan na Secretary Remulla. Eh dapat siya ang nagsasalita pagdating sa usaping ICC dahil siya yung competent agency, no? Ano ang balita ng ating Jukra reporter? Meron siya, nag-presscon siya, yun yung araw ng Christmas party din ng SMNI nung siya ay nagpatawag din ng presscon. At batay naman sa mga sinasabi, parang ano lang, same lang din yung kanyang pangangatawa noong bago siya lumabas, yung pinakahuli niyang labas sa attorney. Oo ga. Kasi may mga balibalita, no, na medyo masama raw at tayo ng kalusugan ni Boyeng Remulla. Pero ako, tingin ko naman, napakalakas kasing lakas ng kalabaw itong si Secretary Remulla. So, lahat ng mga nagnanais na may hindi magdang mangyari sa kalusugan ni Secretary Remulla, bigo po kayo. Dahil ito po talagang si Secretary Remulla, sa mulat mula pa, kami mga bata pa, mga estudyante pa sa UP, talagang pinangangalagaan ang kanyang katawan. Tumigil na nga rin yan sa paninigarilyo, kundi ako nagkakamali, no? At talagang regular ang pag-exercise. Kaya naman, katawang pangromansa si Secretary Remulla, no? So, mabuting balita naman po yan. Naka-abroad po ako, kaya hindi ko napanood ang presscon ni Secretary Remulla, but I'm so happy to hear na he is at the pink of health. May you have good health for the rest of the year, Secretary Remulla. Attorney, may tanong ko lang, kung pwede ba pumasok ang ICC dito na hindi nalalaman ng ating pamahalaan? Pwede, kung sila magpapanggap na turista sila. Kasi alam mo, meron tayong visa-free entry, lalo na sa mga puti, mga Europeans, di ba? Sigurado ako wala namang Amerikanong papasok dyan kasi hindi naman miyembro ang Amerika ng ICC, no? Kaya nga nakapagtataka bakit ang dami ngayong mga panatiko sa ICC, ang Amerika hindi member, ang Russia hindi member, ang China hindi member, sa buong Southeast Asia, iisa lang ang member, Cambodia, at saka Timor Leste na hindi pa full-fledged member ng Asia, no? Lahat naman tayo hindi miyembro ng ICC, no? So, pero ang mga Europeans, sila ko ay visa-free. Hindi kinakailangan kumuha ng visa. So, pwede lang yan pumasok at kung hindi tatanungin ng Bureau of Immigration, makakapasok yan para gawin kung anong gusto nila rito, no? Ang assumption nila, turista lamang. Pero pag-imbestiga po, yan ay pagganap sa katungkulan, kinakailangan po yan either official mission or working visa. Hindi po pwede na tourist. Dahil yung pag-iimbestiga po ay pagtatrabaho at yan po ilabag sa ating batas kung sila ay magtatrabaho rito nang walang working visa. Bukod sa DOJ o sa Solgen ba, sino pa ba dapat nilang napagpaalaman? Wala pong kinalaman ng Solgen dito. Ang Solgen, abogado ng Republika. Okay? Ang may kinalaman dito ay DFA dahil siya yung makikipagtanggap ng mga notices galing sa ICC at yung competent agency naman na talagang tayo na po ang nagsabi sa ICC na siya ang competent agency for purposes of cooperation ay ang Department of Justice. So wala pong kinalaman ang Solgen. Ang Solgen po, yun, sila yung nagpatalo doon sa ating kinu-question ang jurisdiction at ang naging decision nga ng parehong trial division at saka pre-trial division at saka ng appellate tribunal ay hindi mo naman inargue yung lack of jurisdiction at yung epekto ng iyong pag-withdraw. Ang inargue mo lang, ang hukuman mo ay gumagana at bukas. Pero kapag ganyan lang ang iyong argumento, inaamin mo na may jurisdiction. At nako-consistent naman po, lalong-lalo na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na walang jurisdiction dahil umalis na tayo. Hindi ko po alam kung bakit hindi nila diniscuss. Isang paragraph lang po na ganyang kaikli ang binanggit ng OSG dun sa kanyang pleading tungkol dun sa lack of jurisdiction. At
lahat na po na sinabi niya ay bukas ang hukuman ng Pilipinas na inaamin nga na may jurisdiction. Kasi pag tinawag mo na yung mga hukuman ay bukas at gumagana, yan ang tinatawag na complementarity or admissibility. Ibig sabihin, meron kang jurisdiction, pero dapat bang i-exercise yung jurisdiction niya? Ibang bagay po yan doon sa jurisdiction mismo. Tatlong sentences lang po ang sinabi ng Solgen pagdating doon sa lack of jurisdiction. Kaya naman sinabi ng pretrial at ng appellate tribunal ng ICC, eh kasalanan nyo yan. Hindi nyo sinabi yan. Pero ang sabi naman ng dalawang dissenting sa appellate tribunal, eh kapag renaise ang issue ng jurisdiction, whether or not diniscuss ng partido, kinakailangan pag-aralan at sagutin ng hukuman. Natingin ko naman, tama naman po yung mga dissenting opinion na dalawa. 2 out of 5 ang nag-dissent po.